Guys, we're on the way to Terminal 3 right now para sa inyong client natin magbabakasyon dito sa United Arab Emirates from Singapore. So sana all na bakasyonista dito sa UAE. So atitin natin siya dito sa Ibis. Wow! Doon siya mag-i-stay sa Riga. So nakakatawa pero medyo madami pang baha. So sana makapag-travel naman siya kahit after ng baha at ulan dito sa UAE is... ano pa rin, may mang aftermath pa rin. Though, dito kasi sa UAE, ano lang talaga yung ulan. Parang isang araw lang, pero I think ito yung pinaka-worst na na-experience ko din. And, yeah, let's go! Terminal 3, here we go! Ako lang pala mag-isa. Terminal 3, here I come! Guys, finally, Mr. Lee. Hi, Mr. Lee. Welcome po sa Dubai. So, see you there po. Hello, Mr. Lee. Welcome po sa Dubai. Finally po. Let's go. Parking. Saan ako patay? Baha. Paano kaya? Parang inisip ko na, huwag na kaya akong tumali. Parang nakakatakot. So, bakit po ba Dubai? Wala naman. Actually, dati nag-inquire, parang nag-inquire ako sa'yo dati nung mga bandang December 2022. Opo. Kasi nawalan ako ng trabaho sa Singapore, bigla akong hindi na-renew. Bigla akong hindi na-renew sa mga ano siya, from 3 months akong nakatenga doon, naghanap ako ng work. Ay, tumaganap. Opo. Ah, 3 months. Ay, ngayon po, may work na kayo. Ako meron na, oo. Eh, plano ko nang mag-ano dito, bigla namang may... biglang may work na ano, sabi ko, sige. Ah, may work po kayo dito sa Dubai? Hindi, sa Singapore. Nakakita ko after 3 months. Ah, mashallah. Pero that time, parang gusto, iniisip ko na mag-ano dito kasi nga, ang gastos doon. Magastos po talaga sa Singapore. Tapos parang, ewan, walang future kung... So ano po to? Bakasyon lang po talaga kayo dito? Bakasyon lang. Ah. Tinitingnan ko lang, baka malay mo in the future, lumipat ako dito. Kung gusto nyo po, no? Oo. Pero medyo wrong timing po ang punta nyo dahil... Bumagyo. So sa airplane, ano po kayo? So dapat kahapon pa po? Kahapon pa dapat, 12:50 AM. Nandito na kayo? Ang alis ko doon. Ang alis niya doon, pagkapos na ano po kayo. Tapos, sabi ko patay. Ang dami talagang kwan po doon. Yung lahat na, yung katabi ko, naging kaibigan ko na nga rin. Kasi dapat yung anak naman yung from Australia, kahapon pa dapat dumating. Hmm. Eh kaso, dahil nga po ganyan. Pero nangyari. Okay din kasi at least nakatulog. Nakatulog ako. Ah, nakatulog mo po. Nakapagpahinga. Ah, inshallah. So welcome po sa Dubai. So mag-enjoy po kayo. First time nyo pala dito sa Dubai. Nakakatawa naman yung po. Iba, may mga kakilala din naman ako. So imi-meet nyo po sila. Ano po work nyo sa Singapore? Sa hotel. Ah, sa hotel front po office. Kayo. Oh, madaming hotel dito pero check nyo din po kung magkano ang salary kung maghahanap po kayo dito. Oh, parang medyo mas mababa siya pero meron din namang competitive na depende din naman po sa company yun. Saka kung masaya po ba kayo dito. Ay! So dun po sa immigration sa ano Singapore, may mga questions po? Wala po, no? Wala naman dun, maano dun. Paano po kayo napunta ng Singapore? Ano yun? Agency. Ah, agency sa Pilipinas. Ah. Okay. Tapos yun. Okay. Nag-apply kayo as yan po ngayon trabaho na yan. Front desk. So ilang years na po kayo sa Singapore? Ano na, matagal na. Matagal na din. Matagal na po talaga. Matagal na. So sobrang yaman niya na po. Hindi, ay! Hindi din. Pa-uwi ng uwi ng uwi. Kasi malapit sa Pilipinas. Kaya malapit sa Pilipinas. Uwi. Okay lang po yan. So ngayon nandito kayo sa Dubai. Nandito to kasi tayo ngayon. Medyo old Dubai to ang tawag dito sa bandang airport. Mm. Ang old Dubai kasi hindi masyadong matataas ang building. Medyo mga luma, ganyan. Pero kaya ginawa yung Dubai frame. Sa Dubai frame, pag tumingin kayo sa isang side, old Dubai. Pag pagtingin sa kabilang side, yung new Dubai naman. Yung mga poor buildings, Burj Khalifa, ganyan. Ang payat mo pala sa personal. Ay, naku mo, nilalaw. Hindi, ito pa. Sa video, parang ang laking, mapayat ka pala sa personal. Hindi, kon po. Mataba po talaga ako ngayon. Nagda-diet mo. Hindi. Mas payat ka. Payat sa personal. Hindi po tuloy ako huminga. Hindi nga. Totoo.
Mahiya talaga ako para. Ano ba? So mag-isa po kayo sa EBC Hotel for today's video. Bye! So, yeah, chumag-isa po pumunta ba? Hindi. Ano talaga gusto ko mag-ano? Mag-explore. Na-explore ako. Try nyo yung ano, metro. Ano ba bukas na? Bukas naman na bukas po yata. Yata. Kasi hindi ako mag-metro pero alam ko po bukas na po siya. Kaso, hindi ka lang alam kung open ay Dubai Mall. Siyempre gusto nyo makita ang Burj Khalifa. Malapit lang yun dun sa ano? Opo. Sa actually, ang Al Riga kasi malapit siya sa metro. So, lalakad lang kayo. Tapos, metro naman kasi. Opo. Kaya, kaya po. So, natagalan lang kayo dyan sa luggage nyo, no? Sa luggage, oo. Pero dyan sa immigration nyo, wala naman po. Wala naman. Actually, may client nga ako ngayon, na-reject yung visa niya. Bakit? Last time, pinaras namin yung visa niya, okay naman. Eh kaso babae kasi siya, as in, lalaki siya, may daddy siya, may ganito siya. Trans na talaga siya. Eh, yung picture niya ngayon, kita yung daddy. So, in-upload, nireject dahil doon. So, may nire-reject din pala. O, may nire-reject kasi parang syempre male na kalagay dun sa passport. Bakit female yung tao, ganyan. Hindi daw magkaano sa passport din, ano. Pahas, minsan pag may mga doubling visa, yun, nare-reject po yun. Pero pag wala naman po, okay lang yan. So ngayon po maaraw. Kadalasan. Mas gusto ko mainit kaysa sa gusto malamig. Gusto nyo mainit. Kadalasan, ang sign ng magtatag-init na or magtatag-lamig na is may uulan po. So pag umulan na, ayan na, magtatag-init na. Grabe talaga yung ano. Pagtingin ko kahapon sa TikTok, sabi ko, eh coach, paano ko tutuloy nito? Hindi nata ako so matutuloy. So talagang trending po pala trending, sa mga TikTok na trending. Ano. Sabi ko, grabe. Kasi, tapos yung mall, yung mga ceiling, naglalaglagan na. Totoo ba to? Totoo po yun sa Dubai Mall. Kasi Dubai is not prepared or UAE is not prepared for ulan po talaga. Tapos yung MRT, yung train station, sarado, baha. Oo ba? Totoo po. Tapos yung iba na stranded na, hindi na naglakad na pa uwi. Ay, yung mga kakilala ko po, 6 hours naglakad nung kahapon. Until now... Pero hindi naman nawawalan na kuryente. Yung iba nawalan, pero first time kasi siya. Pero I think nagkaroon na naman po. Kasi ang kuryente dito is nasa baba. Kita nyo, wala po sila sa taas. Parang sa Singapore. Parang Singapore, diba? So, syempre, pag umulan, ayan, kita mo. Yung mga sasakyan po, siya yung jump start nila. Kasi... ang daming sasakyan na kahapon, ano kami, umiikot. Kasi punta kami ng gym. Kuwan sila, iniwan kaya na lang yung... Kaya kapalapayot, nag-gym ka. Hindi, bumalik lang po. Binalik, ano, yung mga sasakyan po, naka-stop na po kung saan-saan. Kumbaga, iniwan na lang nila. Wala tayo yan. Tsaka yung iba, ano talaga, nakalubog yung sasakyan sa, sa ano? Po, kasi yung mga... Sa baha. Yung mga underpass po. Yung underpass po kasi mga... Ibig mo sabihin pati itong highway na to. Opo, pero mabilis naman siya nag-ano din. Pero kadalasan, kasi pinapasipsip din nila eh, para mawala po. Nag-ano pa nga ako, nag-message pa nga ako dun sa mga pina-follow ko sa TikTok. Sabi ko, ano, kumusta ba dyan? Para lang mga ano ko ng update. Kasi kung sa Pilipinas, di ba, parang mga ilang days bago mawala yung baha. Dito mabilis kasi ina-extract nila kasi sinisipsip ng ano. Yung para ano na mga kuhan, kaya... Mga kanal-kanal. Actually, wala silang kanal dito kasi nga po hindi sila prepared sa ano pa. Kasi madalang talagang umulan. Like dati ako, nararamdaman ko isang beses lang sa isang taon. Pagtatag-init nga lang po, or tatag-lamig, ganyan. Kahit sa Riga, baha po. Oo nga. Ang dami. Ang mga na-apektuhan actually mga sasakyan. Kasi napakadami sasakyan dito. Nagkahalat talaga siya kahapon. Sarado pa nga po yung daan kahapon eh. Kapos sa airport din. Kung nakalang sa TikTok, diba? Oo, grabe. Daming nga stranded. Kaya, ayan. Kung nakita na yung airport, ang busy-busy ng airport ngayon. Ang busy, ah. Kaya din siguro hindi kami nakababa kanina. Siguro. Yung katabi ko kanina, parang isang oras na nasa loob lang ng airplane yung ano. Yung client, ay yung kaanak po niya. So saan niyo po plan magpunta dito, mag-visit? Wala, bahala na. Sana lang.
Safe naman magpagalagalan. Oh, safe. Kahit gabi po. Parang sa Singapore. Di ba po na mga safe sa Singapore? Doon. Wala talaga doon. Kahit ano. Wala naman. Kahit gabi madaling araw. Dito kahit iwan nyo po yung gamit nyo dyan sa labas, wala naman pong kukuha. At saka ano rin kasi siya, parang tourist destination din talaga siya. So siguro yung safety talagang inaano nila. Oo. Andito din po. Basta ano nyo lang po, matagal nyo na pong gusto mag-UAE talaga. O parang naiisip ko lang. Naisip ko pa, nakikita ko sa TikTok, parang okay din pumunta din. Eh kasi yun yung maganda sa marketing nila, parang one of the parang biggest, pinakamagaganda, lagi nasa Guinness Book of Record. Saka po. Saka parang safe naman siya. Tapos safe po talaga. Saan po kayo sa Pinas? Sa Batangas. Ala e pala po kayo. Batangas. Ang Singapore, maliit lang. Maliit nga lang po. No. Singapore. Napunta ako Singapore sa beses. Kaso din nasa Merlion. Tapos parang stopover ko lang po. As break din ako agad. Yun yung time na papunta naman po ako dito in 2015. Ano lang dun yung basta pag mga ilang araw lang malilibot mo na lahat. Wala lang masyadong napupuntahan. Kasi puro building din dun eh. Puro building din. Basta. Nakita ko sa buwan, puro building lang dito sa Singapore. At saka magkakalapit lang. Oo, saka kasi konektado kasi ng siya. Mga train yun. Napakadaming train eh. No? Lalo na ngayon, kada kanto may train. Ay, kada kanto. Mabubudol ka. Pwede mo naman lakarin. Talaga? Oo. Ang daming MRT ngayon. Ang daming MRT. Nga po 2015 pa yung paano pa. Talagang mas inanala. Na-invest sila sa transportation. Nag-i-join naman po kayo doon? Okay lang din. Pero siguro dahil matagal na nga parang... Ilang years na po ba talaga? 16 years. 16 years po talaga po? Mm-mm. Oh my God. Sobrang tagal na po. Sobrang yaman niya na hindi po naman. Hindi. Ano din kasi doon, mahal din. Actually, oo, yung bahay. Malamang. Pero grabe po ang 16 years. Sa 16 years po, ano po yung napundar nyo? Wala naman. ito. Maggala ng maggala. More on self and travel. So madami na po kayo, ba't sa napundahan? Dito lang, Asia din lang. Asia. Kasi grabe, 16 years. Yung mga walang visa na requirement. Madali lang. Pag nasa Singapore ka naman, madali lang eh. Oo, madali po. Thailand, punta ka ng Bali, punta ka. Basta wala ka sa Pilipinas, so madali po. Wala naman mga immigration na issue. So, ano po yung masasabi niya sa mga tao? Magana. Ganyan yung parang 16 years, ang tagal. Parang hindi po ba kayo, wala po kayong plan mag for good somewhere, like. Sa Pilipinas, ewan ko. Kahit saan. Wala naman, parang go with the flow na lang. Go with the flow na lang po. You're enjoying your life na lang po. Oh, life is short. Pag ano, just enjoy. Napaka-stress ka na po. Oo, wag ako magpapaka-stress. Maikli lang ang buhay. Piliin maging masaya. Oo, ganun na lang. Ganyan nga po. So, saan niyo po kami nakita? Sa YouTube lang, parang parang nagbabrowse ako ng parang Dubai ganyan. Yun nga yung mga December yun. 2022. Tapos nakita ko, parang okay itong mga to. Oh, 2022 yun. Yung nawalan nga ako ng work bigla. Yung parang nagpa-plan kayo kung saan kayo lilipat. Oo, kasi nga, ang tagal-tagal. Kasi nung nawalan ako ng work, December. Opo. E pag December, talagang mahirap maghanap kasi, syempre. Magbabakasyon. Yung mga HR, mga naka-ano na yan, mga naka-holiday na. Tapos Pasko, syempre yung mga hindi naman agad magre-resign yung mga staff, antayin mo yung mga 13-month pay. Totoo yan. May 13-month pay din doon? Meron din, may 13-month pay, may bonus din. Tapos pagdating naman ng January, Chinese New Year naman, so parang naka-freeze din yung hiring. So medyo luckily nakakita naman po kayo agad. Nakakita. Actually meron naman, ang mahirap doon is yung visa. Approval ng permit. Oo.
Parang kahit one is to one yata dun eh, no? Kailangan may local pop. Hindi, ganun parang ba? Ano siya, hindi nga one is to one, parang nine is to one niya. Hi, seryoso, kailangan mag-guard sila ng nine na local bago... Tapos on top of that, depende talaga sa government yung approval ng permit. Uh-oh. So kahit i-appeal ka ng i-appeal nung employer mo, kung ayaw talaga. Bakit ganun? Wala. Napakaano naman nun? Mm-mm. Yun yung ano doon. Yun yung so almost lahat ng Singaporeans nag-work. Oo, nagwo-work. Pero choosy sila sa work. Ayaw nila nung mahihirap na ano. Na work. Kasi taga doon sila. Ano sila, ang bilis ng turnover ng manpower doon. Kasi wala, ayaw nila. Ayaw nila na mahirap na trabaho. Na trabaho. Ay, pag talaga ikaw ay nandun sa ano. Kasi pag ikaw, expat ka, pinsan kahit ano, minsan dahil sa visa na lang, gagawin mo. Sige, magagalit ako dahil yun. Sa visa. Pero may makikita ka namang magandang maganda offer. Meron naman. Talagang hahanapin mo lang talaga. Tsagaan ka, so gagastos ka din po. Gagastos ka yung pang renta mo, pagkain mo. Magkano po ang renta dun sa Singapore? Pag ano, yung isang buong bahay, siguro mga nasa 3,000 Singapore dollars siguro. Magkano po yung sa peso? Siguro nasa 120,000 na yun. Ha? Oo. Pero isang buong bahay na yun, 3 bedroom na yun. Pero syempre hindi ka na magre-renta isang buong bedroom. Oo, anim kayo na magre-renta. Anim lang, max lang talaga ang anim. Max lang ang anim. Eh paano pag sumobra po? Pag sumobra, di good luck pag nahuli kayo ng ano, Ministry of Manpower. Ay, ganun may ano po pala. May nag-i-inspect din. Or pag siguro pag may nagsumbong, ganyan. No. Eh dito kasi minsan, 40, 20 sa isang flat o ganun po dito. O kita ko nga yung mga double deck na may mga korti-kortina. Mga part ganun po dito kasi mahal din po yung bahay dito. So dito, ano sabi nyo kanina, yung 120,000 per year yon or per month? Per month. So anim kayo maghahati-hati doon. Oh, okay din. Siguro mga tigpa 500 Singapore dollars. So, mahal din dito kasi mahal din yung bahay. Kaya ganun yung ginagawa. Yung iba hindi naman okay yun. Well, so, talaga magtitiis sa share-share, partition. Ayun na, mga place. Pero yung ano nyo, yung bahay nyo parang okay naman. Opo, sa amin, ako kasi... Kasi kita ko yung iba parang grabe. Walang bintana, walang... Yung talagang talaga kung para kang naka... Pagpasok mo kwarto na yung karang dorm. Ganun po talaga. Yung iba walang sala. So, nabobored kasi yung mga tao pag ano. Kaya kami nilalagyan din namin kahit pa paano. Iba kasi ginagawa talagang business. So, pag ginawang business po kasi talagang bawat spaces is kukuhanin. I-ma-maximize. So, nandito na po tayo sa Riga. This is Riga. Malapit lang pala siya. Malapit lang po siya sa airport. Sarang pag walang traffic, siguro kaya ito ng 5 minutes. Oh, okay. To 10 minutes. Opo. Ito yung mga residential. Ano ba yan? Opo. Lahat yan. Nakikita nyo residential yan dito. Yung mga baba yung ginagawa nilang ano. So, at Ibis po. Ayun. Nakikita nyo. At malapit na tayo sa Ibis. Sige. Yan sa Ibis ako nag-work dati sa Singapore. Sa Ibis po kayo? Sa Ibis. Ibis hotel. So dito, lalo na sa gabi, madami dito ng tao kasi this is Filipino area po. Oh, okay. Puro Filipinos. Dito tayo pakakita yung mga kainan. Kanina may mga... Filipino, ay Manila Opticals, may mga Pinoy Lomi House. Ay, okay. Filipino food. At tumayo lang po kayo dyan, may stop sa inyo. Ay! Ganun yung mga ano dito, yung mga ibang tao dyan na pag nakita kang, okay, mag-isa. Yayayain ka po. Ikaw na lang po ang bahala kung medyo marupok po kayo. Ay! Ay! Na-inlove na po ba kayo? Ay! Usapang na-inlove. Wala. Ay, si Chan. Wala po. Sarili muna. Sarili muna bago ang lahat po. Pero nagsusupport po kayo sa family niyo. Oo naman. Konti. A little bit.
siguro well-established naman po sila, kaya po hindi nyo na kailangan mag-support. Mashallah. Ito na ba yung ibis? Hindi na lang tayo sa likod dadaan para pumapasok ko sa pinakaharap. So guys, nakakatawa po si Kuya. Isa pong magandang binablog mo na ba? Compliment. Binablog mo na pala. Isang magandang compliment po yung magpumayat daw ako. Ay! Siya lang po nagsabi sa akin noon. Hindi, payat ka talaga sa personal. So guys, kaya hindi na ako humihinga dahil baka mapahiya po tayo. Ayan po ibis, pero sa likod ko tayo nandaan. Ayan po, kukuha na nila ang sasakyang. Ito po may night market. So pwede kayo po yung night market. So pwede kayo dyan mamaya. Gusto nyo kumain ng mga Filipino food. Anong ano dito? Uber? May taxi. Uber, may Karim. Karim, Uber. Masakap po yung Karim. Tapos magana din po kayo. Masakap po Karim. Ayan, spell ng Karim. May Karim food delivery kasi. So, download nyo lang po yung app. Binigyan po ba kayo ng SIM card doon sa airport? Hindi, wala. Ano ata yun eh, parang ipipre-book mo eh. Hindi, hindi po diba? Pinipre-book. Wala po yun ay si JP. Ibibigay lang po sa inyo yun agad. Ito kasi yung likod po ng Ibis. So kaya madami din po tindahan dito if you want to buy something. Ito kasing ibis po nato is office, yung kabila po is hotel. So thank you so much po Mr. Lee. Okay, hindi welcome. Thank you din ha. Hindi po alam ni Mr. Lee na naka-vlog po tayo ngayon. So, salamat. Thank you po. So, okay, sige po. Thank you. Sige, bye. Ano po yung gusto niyo sabihin sa mga gusto mga pumunta dito sa United Arab Emirates from Singapore? Sorry? Ano po yung mga gusto niyo sabihin sa mga taong gusto niyo pumunta dito sa United Arab Emirates from Singapore? Go lang. Explore. Sige po. Okay. Thank you. Iba ba ako lang pagyamit mo? So guys, ayun na nga natin na natin si Mr. Lee at nandiyan na siya sa Ibis. So let's go! Thank you so much Mr. Lee for trusting us kahit sa YouTube nyo lang kami nakita at nagpadala kayo ng bayad through online. So enjoy po kayo dito sa Dubai. Bye!